Marami ngayon ang nagtatanong kung ano na nga daw kaya ang nangyari sa Bamban Mayor na si Alice Guo. Ito nga ay matapos itong tumakas at lumabas ng Pilipinas. Kasunod nito ay nabalita nga na nakita daw ang katawan nito na palutang-lutang sa dagat matapos nga daw na tumaob ang sinasakyan nitong bangka palabas ng bansa. Ayon sa mga kaanak ni Alice Guo, agad umano nilang nilibing si Mayor Alice dahil naaagnas na umano ang katawan nito. Hindi naman kumbinsido ang kinauukulan sa naging pahayag ng mga kaanak ni Alice Guo, kaya naman nagdesisyon ang hukuman na hukayin ang kinaroroonan ni Alice Guo upang mapatunayan na talagang namayapan na ito. Laking gulat nga umano ng ilang senador matapos nga na malaman na walang laman ang nitsong pinaglibingan ni Alice Guo. Ngayon nga ay malinaw na sa lahat na talagang nakatakas at nagtatago na daw pala talaga si Alice Guo. Narito panoorin ang video patungkol sa totoong nangyari kay Alice Guo. Sir, pag-amin po ni Sheila Guo na hindi niya biological sister si Alice Guo, anong significance po niya doon sa investigation? Actually, yung kanyang family circumstance, I would say, hindi pa klaro kung paano natin gagabintin yan sa kaso. Ang focus natin, ako at ang focus ko yung Pogo. No? So, at yung role ni Alice Guo sa Pogo. Gusto kong palakasin pa yung mga detalye at mga circumstances laban kay Alice Guo in relation to her role in the Pogo Hub in Bamban. So yun ang ating pinapalakas. No? Kaya importante yung kanyang, yung nasabi nga natin, no? Yung mga financial records, yung money flows na pumapasok sa Bamban, at yung role ni Sheila Guo sa pagtulong mabuo yung Pogo Hub sa Bamban. No? Yun ang hinahanap namin na detalye. No? But yung family relations nila, for now, linalagay lang namin sa on the table, but hindi pa klaro kung paano ikokonnect yan doon sa Pogo Hub sa Bamban. Sir, are we ready to say na yung 10 companies nila Alice Guo, yung QJJ Farm, Embroidery, ginamit siya to launder the money that was used para ipatayo yung Pogo Hub? That's my theory. No? That's my theory. Na ginamit itong mga corporations, ginamit itong mga personalities. Nasabi na ng AMLAC before, may cast, during the hearing, magpa-file sila na money laundering case this week. No? So, after ma-file yun, ay lalabas na doon yung mga personalities at corporations as well as bank accounts. No? Ang first step kasi yung freeze order, 'di ba? Mayroon na freeze order na nangyari, tapos na freeze na yung asset. Laki na nga na freeze. 200 million cash, 400 million in assets. Ang next ngayon yung money laundering. Ito na yung totoong kaso na laban sa mga iba't ibang personalidad. Doon natin malalaman, sir, kung paano talaga siya. Yun ang magbibigay ng detalye kung paano nila ginawa yung money laundering. Yung money freeze order is sinasabi doon ay may money laundering, i-freeze natin yung assets. Ngayon, sasabihin na nung next case is, ito ang ginawa nila kaya nagkaroon ng money laundering. And sir, yung kay Cassandra Ongpo, parang sa ngayon po kasi siya yung common denominator dun sa Bamban and Porac. Yes, correct. Siya yung link. Sir. But meron na bang other evidence linking Alice Guo also to the Porac? Well, yung flight details na nakita namin na lumapad si Cassandra, si Duaren Wu, si Alice Guo, si Sheila Guo, in my opinion, puts Alice Guo and Duaren Wu together. No, si Duaren kasi is hinihinalang mastermind ng Pogo Hub sa Porac. No? Marami siyang tinayong mga corporations dito sa IT, bumili rin siya ng lupa. Binili niya yung lupa ng Whirlwind worth 1.9 billion pesos. 1.3 billion pesos. Pero hindi pumasok sa libro ng Whirlwind Corporation. No? So, mayroon ring nakikita kami yung money laundering issue on the part of Porac. At nung kinos out rin namin yung buildings, kasi humingi kami ng tulong sa mga engineers. Ang halaga ng building is between 3 to 5 billion pesos. No? Yung patayo, wag papatayo ng building. So let's put it on the average 4 billion. Para ipatayo yung Porac Pogo Hub,
4 billion yung kanilang ginastos. Pero pag tinignan mo yung financial statements ng Whirlwind, walang laman, no? Kaya again, pag ganyan yung yan, ano na yan, red flag na yan na merong money laundering na nangyayari. Masyadong maaga pa para gawin 'yon. Like I said, no, yung kanilang abogado pareho eh. So at this point I doubt kung magsasalita siya na o magbibigay siya ng detalye o magsasalita siya laban kay Go Hua Ping. At this point it's too premature to say that. Sir, may patanong lang si Camille Balagtas. Mayroon daw information na si Sheila ay kapatid ni Michael Young. Do you have information regarding this, sir? Wala pa akong information na ganyan. Uh-huh. Wala pa akong information. At meron din siya... At ito pa, pamangkin na tunay daw si Alice Goo ni Alan Lim. Sino ba si Alan Lim? Alan Lim dito lang. Oo. At kapatid ng... At kapatid ng nanay ni Alice Goo si Alan Lim. Wala kang info. Wala pa akong info. Yung... Kasi si once upon a time itong Go family kasi nung medyo hindi pa mainit to, nagso-socialize naman sila eh. No? May mga pictures sir. May mga pictures, may mga kumakain sila sa labas, may mga friends sila. Although maliit lang 'yung friends sila. In fact, kasama sila dun sa Hugging Association, yung hug racing, sorry, not hugging, hug racing association. Hugging. Hug racing association. Kasali sila doon. May picture siya doon eh. Si Lin Wenyi at si Alice Guo. So, in other words, they were living normal lives. Kaya maraming mga pictures. At maraming nagkukwento na doon nga namin nakuha yung information na si Lin Wenyi ang biological mother niya. At si Sheila Go ay close family friend ng Guo family but not related. So, yung ganun. At may mga nagtrabaho rin sa kanila na corroborates that story. Si Sheila daw ay kapatid nga ni Michael Young, kaya doon ang may hawak na pera. Anyway, information ito from Camille Balagtas. Danielle. Sir, very good morning. Na-establish niyo na po ba, sir? Kasi diba sinabi ni Sheila Go, from van, sumakay siya sa boat. Sino po kaya yung tumulong sa kanya? Sa kanila. I mean, sino kaya? Mayroon na ba kayo na-establish kung sino yung kung kanino yung ginamit na boat and then sino yung private company or hindi natin alam kung ano man yan. Pero may na-establish na ba information, sir, kung sino yung tumulong? Wala pa, no? Yun yung mga sana detalye na ibinigay ni gusto natin ibigay ni Sheila, no? Pero hindi nga siya nagbibigay ng detalye. Nagkwento siya, sumakay siya, but wala naman detalye. In fact, if you notice, hindi niya alam yung oras, no? Estimate lang yung binibigay, no? So, ewan ko kung may tao ngayon na hindi tumitingin ng relo, so hindi tumitingin sa cellphone ng oras, no? Parang imposible naman yun, ano? So, nagkakwento siya, pero walang detalye. Nung pagtatanong nyo rin, inamin niya na mag-boyfriend, girlfriend si Cassandra Ong tsaka si Wesley. So ano po bang significance ng sir do sa case? Ano yung nakikita niyo? Well, ayaw ko pangunahan yung hearing, no? But ang unang nakikita ko dyan, nung tinayo yung Lucky South 99, 19 years old lang si Cassandra. No? So, 19 years old lang siya, pero naging representative siya ng Lucky South 99. Naging corporate secretary siya ng Whirlwind Corporation. Again, no, at that young age, mabigat na responsibilities ang binigay sa kanya. At hindi ibibigay yun sa kanya kung hindi siya pinagkakatiwalaan. No? No? So, at meron ring nag-endorse sa kanya or mayroong mas malaki na nagbigay ng authority sa kanya. No? So, but that is a clear link between Bamban and Porak, no? Yang personality niyan si Cassandra Ong. At yung role niya sa Porak kasi hindi lang ordinary role eh, no? At the same time, hindi rin coincidence na si Wesley Guo ay kapatid ni Go Hua Ping na sentro rin sa Bamban Pogo Hub, no?
So that's a theory for now na binubuo namin through evidence. Sir, balikan ko lang yung sa pag exit nila. Ano po ba sir yung malinaw so far? Sa Luzon ba siya umexit or sa Mindanao? For sure sa Luzon yan. Hindi siya kasi kung totoo yung sinasabi niya from Bataan. Galing siya ng Bulacan, Bamban eh. Bamban sa farmer siya ang nag-start eh. Tapos bumiyahe sila. Dumating raw sila sa isang pantalan ng midnight, no? Mm-hmm. 'Di ba? So about that's for 5 hours. So hindi sila pumunta ng Mindanao or hindi nag backdoor in other words, no? At least yung first exit nila. Okay, Nympha and then Nympha and another Nympha. Oo. Nympha senior. Sir, tinatanggap niyo ba na yung sinabi ni Sheila Go na sinundo talaga sila sa farm sa Bamban? Kasi kung totoong dun sila nanggaling, yung date na supposedly ay umalis sila, may warrant of arrest ng Senado, ibig sabihin may pagkukulang ang mga authorities kasi hindi nabantayan yung farm. Talaga may pagkukulang kasi kung totoo sa Bamban sila umalis, ilan balik rin ang PNP sa Bamban at may PNP rin doon. No? Dapat nadedetect rin nila na nandoon yung itong mga taong ito. At kung Bulacan naman, dahil alam ko meron silang malaking bahay sa Marilao, dapat rin na detect rin doon. No? Talagang may pagkukulang rin yung mga enforcement agency natin pagdating sa intelligence. Kasi parang kasi last appearance ni Go Haping dito is May 22 eh. No? And from then on, from May 22 to kung tama yung sinasabi ni Sheila, first week of July, hindi na sila na nakakalipat-lipat sila eh. Nakakalipat-lipat sila eh. No? So, kaya nga yung although tumugma naman yung intelligence ng PNP pagdating doon sa flight, pero malaki rin pagkukulang pagdating sa intelligence on the ground. No? Ang intelligence kasi, binibuild mo yan kahit walang ganitong pag-aresto. Eh. No? Hindi mo naman binibuild ang intelligence network mo kung meron ng gusto kang arestuhin. Eh. Kahit wala kang inaresto, binibuild mo itong intelligence network mo. Para kung meron kang gustong arestuhin, nakakalat na itong intelligence mo. Pero ganun pa rin. Eh. Malaya silang nakakalipat ng bahay, nakapunta sila sa isang pantalan, nakalipat sila ng barko. So kung totoo yun mga yun, ano nangyari doon sa network na binuo? No? That's the nature of intelligence, yung network. Sabi naman ni Presidente, heads will roll. Pero sa tingin nyo, how soon should it happen? Well, I'm sure there, I think nasabi ng Presidente yan dahil rin sa gulat at sa galit. No? Kaya ang kanyang initial impression, merong kakontsaba sa gobyerno. Kaya yun yung nasabi niya. At alam ko iniimbestigahan nila ng mabuti ito, no? Whether pag mayroong may kakontsaba o pagkukulang, definitely dapat may accountable dito. Okay, and then sir, sa hindi ba kayo sir natatagalan doon sa progress ng kaso against Mayor Guo? Kasi sir, binalikan ko kasi yung statement ninyo March 25 niyo pa sinabi na may possible link si Mayor Guo. But until now, wala pang kaso sa korte. Actually, kung tutuusin, ang only arrest order is galing sa Senado at galing sa Kongreso. Eh. Wala namang ibang arrest order na. So, ibig sabihin, hanggang nasa prosecutor level pa rin ngayon. Or prosecution level. Hindi pa na-file sa court. Kaya nga, even yung sa AMLAC, no, na matagal rin, matagal na natin sinasabi, this week pa lang ifa-file, no? At talagang nababagalan ako, no? Sa mga kasong dapat i-file. Especially on money laundering kasi klaro naman na mayroong money laundering. You know? So, nababagalan ako sa pag-usad ng mga kaso. Kaya wala pang hold departure order. Until now, walang hold departure order. No? So, kung hindi pa nag-issue ang Senado at ng Kongreso ng arrest order, walang reason para ibalik sila dito eh.
sinong dapat accountable dito, anong dapat gawin para mapabilis yung kaso? Kasi nga, so di ba, pag habang nadadrag, pwede na silang pumunta kung saan. Correct, correct. Ito, learning process. Hindi lang naman para dito sa mga individuals na ito, pero sa paglaban natin sa krimen, na importante na mabilis ang pag-file ng kaso para mabilis makakuha ng whole departure order. Dahil kung meron silang kakayahan at meron silang mga contact, mabilis silang nakakawala. No? At learning process yan. At kaya yung mga ahensya natin, importante na mabilis yung kanilang trabaho at pagkuha ng ebidensya at pag-file ng case. Kundi na lang. So, sisingilin nyo ba dito yung AMLA? Kasi nga, sir, ito, March, nyo pa si in-reveal na yung connection, and then hanggang nung hearing nung isang araw, sabi nila, ipa-file nila yung case within the week. Hindi pa klaro yung specific correct date. Correct. Talagang ako personally, sisingilin ko sila. In fact, over the weekend, bago mag-hearing, humihingi ako ng updates doon sa kaso, at until doon hearing nga, humihingi ako ng updates. Tama ka, pang-anim na hearing yata yung huling hearing natin. Wala pang nafa-file na kaso, no? At every hearing nilang sinasabi, ifa-file na, but until now, wala pa. At kaya nga binuo ang AMLAC, no? To enforce, you know, and to file cases. At personally, I will ask for explanation and kung bakit mabagal ang usad ng pagpa-file ng kaso. Dapat po ba, sir, kasama sa money laundering case si Sheila Guo, given na siya yung nakapirma sa... Yes, dapat kasama siya. Kasi siya yung treasurer at CFO. No? At pinag-uusapan natin yun, yung perang pumapasok at perang lumalabas. No? So, dapat kasama siya. Sa na lang. Napag-uusapan po Sheila, Alice and Wesley. Sir, si Siemens Go, di ba meron pa sila isang kapatid? Yeah. Nasaan yun, sir? Ang balita ko, again, no, ito yung mga kwento-kwento na nakukuha ko from the grapevine. Maaga siya bumalik sa China. Kaya hindi siya kumuha ng Philippine passport. Meron siyang fake birth certificate, pero hindi niya pinursue yung Philippine passport niya. No? So, mga may balibalita na meron kasing negosyo pa rin doon yung si Guo Jiangjong. At ito yata ay naka-assign doon. Yung tatay niya may negosyo pa doon. No? Yun yung balibalita. Hindi pa minor sa... Ngayon, hindi na minor. No? Yeah. Ito yung kasama. Kasi based, diba, doon sa birth certificate nila, si Wesley, si Seaman, nag-late register sa Caloocan. Tapos si Sheila at si Alice, nag-late register sa Tarlac City. So, but pare-pareho yung kanilang magulang. So, ibig sabihin, apat sila magkakapatid based on the fake birth certificate. Okay, before Nimpa Jr., sir, ano yung latest sa whereabouts ni Alice Guo? Well, based dun sa information ng Bureau of Immigration, nasa Jakarta siya. At ako, I'm very confident na mahuhuli siya dahil buong... ang Jakarta na advice na at na alert na yung kanilang mga enforcement agencies. At I'm very optimistic ako na mahuhuli rin siya. At ang latest so sa DOJ, nag-file na sila ng kaso sa Pasay City RTC against Sheila, Alice, and Cassandra Leong. So, kahit po palabasin na dito sa Senate si Sheila, it means may custody na po sa kanila yung korte. Well, habang tuloy-tuloy yung hearing dito, si Sheila will still be under the custody of the Senate. Hindi pa kasi na li-lift yung contempt order sa kanya, hindi pa na-discharge yun. So, until tuloy-tuloy pa yung hearing namin, at until hindi nagbibigay siya ng detalye, tuloy-tuloy siyang madi-detain dito sa Senado. Okay, Nimpa. Nimpa, yes, Jr. And then, Jan. Sir, update lang po dun sa kaso na niluluto niya sa Senate against kila Alice. Yeah, ay kausap ko si Secretary Ray at ready na rin i-file yun anytime soon. They're just polishing it. Medyo naging busy lang because of all of these things happening, no? Yung pagdating ni Sheila Guo, but ready na rin i-file yun. So, two cases will be filed, perjury and disobedience, no? Under the revised penal code. May timeline kung kailan? Within the week. Yeah. Sir,
will that ano parang valid ba 'yon para makapaglabas ng kahit PHDO o precautionary hold departure yung DOJ or? I think if I understand it correct, this is a bailable offense, so pwede siyang magbail. But pwede rin naman mag-request ang Senado na mag-issue ng mag-request for a hold departure order depending sa gravity nung kaso niya, no. But pwede rin 'yon i-request ng Senado, lalo na lumalabas na sentro siya sa mga krimen na nangyayari, no? So we can request for that from the courts. And sir, dun sa ano lang timeline nung biyahe nila Sheila palabas, para kasing may butas, 'di ba? Kasi sabi nila first week ng July sila lumabas ng bansa, pero yung parang arrival stamp nila sa Malaysia is July 18, tapos meron pa sila sa Sabah ng July 19. Yeah. Ano pong tingin niyo doon, sir? Well, according sa story ni Sheila na matagal yung biyahe na, no, 3 or 4 days, I heard from the story. So, umalis siya ng first week of July, bumiyahe sila ng 3 or 4 days, siguro nakarating sila mga second week na, no, middle of second week. At I believe they stayed there in Malaysia and bumiyahe ulit sila to Sabah. I think ganun ang nangyari. Yan ang theory ko. So, in other words, maaga sila umalis, no? That, kasi ang theory natin, umalis sila July 18 lang. Eh. Pero based sa narrative ni Sheila, maaga pa lang umalis na sila. No? July, first week of July, umalis na. Yun pa yung isang hindi klarong detalye dahil meron bang umaalis na hindi mo alam anong araw? Diba? At least titignan mo, alis ako ng no, ganitong araw, ganitong diba, petsa, pero hindi niya alam. Eh. So parang unbelievable naman na umalis ka, hindi mo alam anong araw, anong petsa. No po, thank you. John, and then Raymond. Sir, meron pong birth records ang committee na ano, ni Cassandra Kong? Meron birth records. Kung meron kami birth records? Yes, sir. Yes, meron. And hindi po nabanggit yung Michael Yang doon or what na pwedeng, o pagkakaalam ko. Ang tatay niya ay isang Richard Ong Chow. Ong Chow Hong. No, yung isang tatay. Late registered din siya eh, 1 year, no, in San Juan. And sir, are we 100% na yung si Alice Gu ang talagang nanay niya ay yung Li Wenyi at yung tatay niya? Kasi ito lumutang, hindi pala magkapatid, hindi sila magkapatid ni Sheila. Mm. And 100% na po na kapatid niya si Simon and Wesley? Well, 100% na tatay niya si Guo Jiangjong at si Lin Wenyi dahil yun yung record sa BOI. Nung nag-file sila ng kanilang investor's visa. So, yun yung finile nila. So, established yun na anak ni Lin Wenyi itong si Guo Huaping. May dalawa pang anak doon sa BOI records. Isa doon si si Wesley, si Xiang Dan. No? Yun naman si Wesley kasi na-match yung fingerprint. Ang nawawala doon yung isa pang anak, si Jiang Long. So, itong si Jiang Long, I believe ito si Wesley. Sorry. Si Jiang Long, I believe, is si Simen na wala na dito sa Pilipinas. Thank you, sir. Before Raymond, sir, sa tingin niyo sa mga nagiging developments, magtatagal pa itong Senate hearing? Depende yan sa mga sagot ng resource persons at depende rin kung mahuhuli si Guo Huaping. Of course, kung mahuhuli siya, again, may ang Senate lang may outstanding arrest order against Guo Huaping. So kung nahuli siya, babalik siya dito, haharap siya ulit sa Senado. So pwedeng magtagal pa ito, sir? Pwede pang magtagal. Raymond. Sir, nabanggit niyo yung tungkol sa intelligence fund ng mga law enforcement agencies. Parang lumalabas, mas malaki pang intelligence fund ni Senator Risa kaysa yung... Oo, yeah. So, will you be... Ako, believe ako sa kanya, to be honest about it, ay galing ng kanyang intelligence. And na-validate niya kagad. Mm-hmm. Senator Risa naman, hindi magsasabi yan kung hindi niya na-validate. Kaya nga, kung Senator Risa na hindi naman party ng executive, na-validate, bakit si Commissioner ng Bureau of Immigration took him 5 days to validate, no? Yun yung question eh. So, budget season, question ninyo yung intelligence fund kung saan napupunta nitong mga law enforcement agencies. Definitely. And also make suggestions, no? Kahit ako ay itong mga enforcement agencies, pag ginamit naman ng intelligence fund, makakatulong, no? Kasi ito yung gumagawa sila ng network eh.
No, may mga assets sila sa iba't ibang lugar, may mga assets sila, let's say, sa mga pantalan, para kung merong ganitong problema, meron kaagad information. May magtitip kaagad sa kanila. No, that's the nature of intelligence. Gumagawa ka ng network. At kung ginamit mo ng tama to, at yung tao mo ay tama rin, makakatulong rin to. No? So, isa yan sa mga tanong natin this budget season, kung paano ba nila ginagastos, without, of course, telling the public that yung mga detalye, but paano ba nila ginagamit to build an efficient intelligence network. So, yung masyado tayong concentrated kay sa pamilya Goo, what about, ano nangyayari na about the other personalities involved sa Bamban and Porak hub na mga Pogo, yung mga big names? Magandang tanong yan. Yan ang nakakalungkot. If you remember, may mga iba tumakas sa Clark, pero hindi nahuli. No? Si Duan Ren Wu, na mastermind sa Porak Pogo Hub, nawala na rin. Magandang tanong yan. Yung mga Chinese names doon sa incorporation papers ng Lucky South, ng Whirlwind, at ng Baofulan, no? Zun Yuan, lahat yun nawawala rin. No? Kaya yun din yung isang katanungan ko. Na-read nga natin, nasaan naman itong mga personalities na ito? Physically, wala na dito. Kahit file tayo ng kaso, wala naman sila dito physically. No? So that's also another issue na dapat nating harapin. Dahil maganda nga pakinggan na marami tayong na-read, and I think our enforcement agencies, dahil nagbuhay sila. But at the end, importante rin yung kaso na i-file natin at may makukulong. No? Dahil based doon sa mga dokumento, may mga kasabwat si Guo Huaping sa pagpapatayo nitong Pogo Hub. Gaano ba daw kalaki ang intel fund ng mga senador, sir? Senador, wala kami ng intel fund. Sariling Marites kami, sariling Marites. Okay na lang bigyan. Sariling Marites. Okay na. Taga Business World, and then kay Sandra, and then balik kay Mean. Good morning, sir. Just on pending bills. So last night, plenary ended at nearly midnight. So what are contentious provisions in the Create More Bill that are still being tackled by your colleagues? And Senate President Escudero said the bill would likely be approved by next week. So yeah. What is still being considered by the... This is a priority measure, a measure on inside the LEDAC list. It's also a measure that was certified by the President. It's a measure that will correct a lot of the inconsistencies, ambiguities in the first version of CREATE. And then we also enhance the incentives for investors. No? So, in other words, the framework will be the same in terms of incentive granting, but we just made it more generous in CREATE More. No? So that's the direction. This is an important measure because looking at the data, we haven't recovered pre-pandemic levels in terms of foreign direct investments. No? Kulang, malayo pa tayo. So this is another way to make our incentive program competitive vis-a-vis our other Asian neighbors. But the amendments last night with Senator Risa, what did it entail since you still needed to study the... Actually, by practice naman, after amending a bill, typically we give the body a clean copy so that they can study further and suggest further if needed. But basically, we accommodated as much as possible all the recommendations of our senators. No? One of the highlights in the discussion is the role of FIRB. No? So we just made it clear what is the role of the investment promotion agencies, the FIRB, as well as the president in terms of investment granting. Sir, second question. What issues do you see with the existing EPIRA law, and how does the Senate intend to tweak it to address power issues? Under EPIRA, the regulator was created, the Energy Regulatory Commission. No? But we are also thinking of carving out a charter for the Energy Regulatory Commission, making it more efficient and giving it more powers in terms of regulating and supervising the electric power industry. I'll give you a case in point.
marami sa mga kontrata na di-delay, no, pag-approve ng ERC. So one of the things that we want to fine tune is the speed in which ERC approves power supply contracts. Sir, okay, last from me, sir. Since the VAT refund bill for tourists is in plenary right now, may I get your thoughts on economists saying developing health facilities in tourist spots and doing away with cumbersome immigration processes will likely help the tourism industry grow than these tax rebates? Well, that's true. In attracting tourists, there's no single formula. You have to apply many strategies. No? VAT refund for tourists is just one. No? Improving your health facilities in tourist areas, improving peace and order in those tourist areas. For example, setting up tourist police in those areas will help. Sa mga dive sites natin, putting up medical facilities, because if you have, for example, you get into an accident in a diving area, you need to be brought to Metro Manila in order to have access to sophisticated hospitals. So those type of facilities need to be built in tourist areas so that tourists will have the confidence going to our beaches, to our tourism sites, because they know that they will be taken care of. Thank you, sir. Okay. Thank you, John Ordonez. So, alam ko na pangalan mo. Sir, do sa Create More, magbigay ba yun ng additional revenue sa government? Magbibigay siya ng additional revenue, but ang kanyang objective is really more incentive giving. So, kumbaga, in terms of revenue take, magiging pantay lang siya. No? Magiging pantay lang siya. But in the long run, it will be beneficial to the country because it will generate businesses, employment, and foreign direct investments. Okay. Sandra. Hi, sir. Sir, how would you describe the demeanor of Sheila Go during her testimony? Kasi, di ba, ang pag-depict niya sa sarili niya ay parang innocent, naive, mahina ang loob. Pero base po sa mga narinig niyo sa kanya, how would you describe her? We have to be very careful with this Go family. No? Parang ano sila eh, mga professional, parang professional liars and professional swindlers. Nakita natin nung una kay Guo Huaping, diba, lumaki sa farm, homeschool, simple lang, inosente. Pero if you look at the documents and if you look at the evidence, hindi siya ganun eh. No? Much more sophisticated siya. At that's why we have to be careful. Of course, the demeanor tells us one part, but it's important also to look at the evidence. Right now, the evidence is pointing na hindi siya inosente dahil pumeperma siya ng mga dokumento. No? So, and kaya sabi ko sa kanya during the hearing na itong mga pinipermahan mo, malalagay ka sa alanganin. Pwede ka makulong dyan dahil yung mga pinipermahan mo, hindi to ordinaryong dokumento. Ito ang mga financial statements at corporate papers yung mga pinipermahan niya. At this point, sir, anong may legal basis na ba talaga to arrest Alice Go sa Indonesia? Kasi may kaisipan po na only criminal prosecution can trigger a blue notice or a red notice, sir. Well, ang kanyang, for now, no, in Indonesia, ang gagamitin sa kanya is an immigration offense. Umalis siya kasi nang walang, hindi dumaan sa immigration natin. Diba lahat tayo, pag aalis, dadaan tayo sa immigration dito sa atin. Hindi siya dumaan doon. So, that's an immigration offense. Kaya yun ang gagamitin sa kanya sa pagbalik dito. And at the same time, of course, the outstanding arrest order from the Senate. Sir, lastly, yung iba'y gusto pa ho ba kayo ipursue kay Attorney Galicia and a certain Kaalan that he mentioned? Well, we'll invite si Kaalan kung totoong tao siya. kasi parang bula lang siya na pumunta doon at no, pinabalik si Attorney Galicia at no, na-convince niya to notarize someone in the car. No, parang ano kasi yung circumstances, pag iniisip ko yung circumstances, pumunta lang yung tao doon, tapos pinakilala sa iyo isang Alice na hindi mo pinababasa sa sasakyan, pero ninotarize mo yung kanyang papeles na hindi mo man nakita kasi yung mga notary, dapat nakita mo yung pinipermahan talaga yung dokumento. Kaya nga, in the presence of
applicant. No? So, that case, hindi consistent yung kanyang sinasabi. No? Kaya, tuloy pa rin yung aming pag-imbestiga sa kanya para matulungan rin namin yung DOJ sa kanilang kaso. Kasi, isa sa mga anggulong pinupursue ng DOJ, itong ang pagsinungaling ni Atty. Galicia. So, sir, pwedeng mabaliwala yung counter-affidavit Alice Go kung hindi dumaan ni Sheila, kung hindi dumaan sa tamang proseso yung pag-notarya? Yung affidavit ni Alice Go. Pwede mabaliwala yun, sir? Pwede mabaliwala yun kasi yun ang gagamitin nila. No? Kasi definitely wala dito si Alice Go. Mm-hmm. No? Established na yan. So, definitely, kung wala dito si Alice Go, lumalabas, nagsinungaling siya. Mm-hmm. At ano yung pwedeng kaso kay Attorney Galil? Well, I think under the mga rules ng Supreme Court, pwede siya ma-disbar, no, sa pagsisinungaling. You will pursue? Hindi pa ngayon, no, kasi tuloy-tuloy pa yung aming investigation. No? Mm-hmm. At kaya nga imbitahin namin si Alan para makita natin kung si Alan ay totoong tao at siya magbigay ng detalye. Paano niya nakilala si Go Hoping? No? Mm-hmm. Yan ang unang tanong siguro. Okay, Mian. Ay, wala ka na ba, Sandra? Okay na? Okay na. Sir, ano nang liability ng lawyer ni Alice Go? Kung kept on saying nandito siya for so many times kaya ano nang brandi si Alice Go? I have to give him the benefit, ano? Kasi from what I understand from him, kausap niya si Alice Go sa phone, no? And I would assume, sinasabi sa kanya na nandito na siya, andito pa siya. So, I would assume ganun yung kanilang communication. No? Yung mga counsel naman, pag kumukuha ka ng counsel, you only rely on your client also on information. No? So, I will give him that benefit. Sir, kung matapos yung hearings ng Senate, may confidence kayo na palayain si Sheila Go knowing that she has capacity to plead? Really depends on anong sasabihin niya. No? The detail, in the next few hearings, really depends kung magko-cooperate siya. Ang best case scenario, magsabi siya kung ano pa yung nalalaman niya, kahit na executive session, kung natatakot siya. No? Kung natatakot siya dahil nga, alam naman natin, itong mga taong to ay may pera, sophisticated. Imagine, nakatakas sila. Kung totoo man yung barko, nakatakas sila under the radar of all our enforcement agencies. No? So, ganun ka-sophisticated sila. Kaya naniniwala ko, hindi to pinlano ng madalian. Matagal na nakaplano to kung may mangyayari, alam na nila yung mangyayari. At kung totoo yung 200 million, ganun kalaking pera ang kaya nilang gastusin para makataka. So, in other words, kung magbibigay si Sheila ng detalye, kahit na executive session, papayagan natin yun. At mas maganda yun para malaman natin yung dagdag ebidensya laban kay Alice Guo pagdating sa Pogo. Depende kung anong detalye ang bibigay niya. Kasi hindi lang naman pwedeng mag-executive session at wala namang pupuntahan. Ano? So, depende kung anong ibibigay niyang information. Sir, may pa. Okay, meron ka pa? May pahabol lang, sir, about West Philippine Sea. With the recent collision of PCG and BFAR ships with Chinese vessels, what diplomatic means should we take? If not diplomatic, then what po ang dapat daw gawin? Ako personally, I condemn the actions of China insofar as colliding with our Philippine flagships. Nangyari yan sa Coast Guard natin, nangyari sa BFAR. Mm-hmm. At yung mga ganitong pangyari, hindi maganda sa relasyon at sa stability ng ating region. Mm-hmm. At dahil meron ng itong both sides, sinusubukan nila mag-usap, sinusubukan nila magkaroon ng magandang relasyon, sinusubukan nilang patahimikin at magkaroon ng stability in that area. Pero kung mayroong ganitong mga collision, mm-hmm. bumabalik tayo sa zero. Hindi tayo umuusad, hindi tayo nag-improve. But having said that, dapat pa rin tuloy-tuloy yung communication at dialogue at maghanap pa rin ng
totoo at sincere solution para hindi na maulit to. Dahil hindi healthy to para sa dalawang bansa. Mm-hmm. At hindi nagiging produktibo para sa dalawang bansa yung ganitong pangyayari sa West Philippine Sea. And with this act of aggression, paano daw natin mapoprotektahan yung ating blue economy? Kailangan maging alisto at alerto sa West Philippine Sea dahil nga yung mga ginagawa ng China dyan, for example, yung pagkukuha ng corals, yung paggagawa ng mga islands, nakakasira yan doon sa natural state ng West Philippine Sea area. So, kailangan maging alisto tayo. At kung mangyayari yan, then we have to also try our best to either stop it or to file diplomatic protest. And then, sir, in the mga hakbang na yun ba, in the long run, pwede makaapekto sa ating trade routes, whether importation or export? Actually, hindi lang tayo makaapektuhan dyan. No? Very strategic yung West Philippine Sea, not only for the Philippines, but for the entire world. No? Because one-third of the entire trade flows to that West Philippine route, Philippine Sea route, for oil, for electronic goods, back and forth. No? Mm-hmm. So it's a very strategic area. And China knows it's a very strategic area. So, and China knows how to play the long game. No? Tinitignan nila not 10 years from now, 20 years from now, but 50 years, 100 years from now. Controlling that route, having possession of the route is detrimental to the entire, to the stability of the entire world. So, alam yun ng China? Alam niyo yun. They know their commerce, they know their history. Alam rin naman yan natin. No? Alam rin naman natin. Alam rin yan ng ibang bansa. Ngayon na, isang dahilan kung bakit ang Amerika ay interested in that area kasi alam nila na pag yan ay makontrol ng China, sila rin ang mahihirapan gumamit ng ruta sa West Philippine Sea. Okay, no more question. On that note, thank you so much, Senator Win Gatchalian. Thank you, sir. Okay na. Oh, group picture.